Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang dumating si Jesus sa Ibayo, sa lupain ng mga gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang manghahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo! Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Paano natin tinatanggap ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay? Malinaw po na sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa mabuting balita, ay na ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay nakahihigit sa lahat. Sa ating mabuting balita, nakita natin ang engkwentro ng dalawang lalaking sinasapian ng demonyo at ng ating mahal na puon. No? At sa pagpapalitan nila, nakita natin na hinahamon ng mga demonyo itong nakita nilang anak ng Diyos. Sinasabi nila, no? Ano ba ang pakialam mo sa amin? Sino ka ba upang pumigil sa aming plano? At kung tutuusin, parang hinahamon pa kahit sinasabing nakikiusap ang mga demonyong ito, para bang hinahamon sila na o hinahamon nila ang ating pong Jesus Nazareno. Kung ikaw nga makapangyarihan, nakikita mo ba yung mga baboy na yon? Doon mo kami dalhin. Kung kaya mo, alisin mo kami dito sa katawan ng taong ito. No? Pero syempre, sabi po ng mga scholar ay maaaring ang pagkasapi na ito ay may dalaring parang nawala din sa tamang pag-iisip ang mga lalaking sinapian. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, natunghayan natin, pinalayas, pinadala ng ating mahal na po ng mga demonyong iyon sa mga baboy. Pagdaka noon ay nakita din natin, at ito ang nais ko pong bigyang diin, no? Na-believe ang mga nakakita at nakarinig ng balita. Pero kasama ng pagkamangha ay naririyan ang takot. Kaya ayaw nilang dumating ang ating mahal na puon sa kanilang bayan, sa kanilang lupain. Hindi nila maunawaan ang nangyari. Kaya
dala ng kawalan ng pag-unawang ito, iniwasan nila ang pakikipagtagpo sa poon. At hindi ba't ganito rin tayo? May mga bagay na nangyayari sa atin na malinaw na mula sa Diyos. Tayo may mga sarili-sarili tayong pangarap. May mga sarili-sarili tayong gusto sa buhay. Minsan, desperado tayong nagdarasal. No? Marami nga sa atin, nandito tayo para dyan. Yung mga tingin natin, imposible. May mga panahong natutugunan ito. May mga panahong natutugunan hindi naman sa paraang gusto natin. May mga panahong higit pa ang binibigay sa atin. Pero tayo na ang tumatanggi kasi hinihingi sa atin higit na responsibilidad. Kunwari na lang, ma-promote ka. Magandang pakinggan, tataas yung sweldo mo, magkakaroon ka ng ibang titulo. Pero alam mo rin na dagdag trabaho yan. O kaya magkakaroon ka ng bagong anak, bagong palalakihin na naman, bagong pagkakagastusan na naman. Pero ibinigay sa iyo o bagong oportunidad sa buhay. No? Minsan, iniisip na lang natin kung ano yung buhay natin ngayon. Okay na tayo. Okay lang para sa sarili natin. Pero baka sa Diyos, iba yung gusto ng Panginoon sa atin. Namamangha tayo, subalit natatakot din tayo. Baka isa itong paanyaya na makinig. Isang paanyaya na tanggapin. Isang paanyayang akuin din ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At magandang halimbawa sa unang pagbasa, si Abraham. Habang bahagi ng nakagawian noon na kapag hindi magkaanak ang asawa, pero noon yon, hindi yun ngayon, ha? Hindi magkaanak ang asawa ay papayag ang mag-asawa na magkaroon ng isang anak mula sa ibang babae na bahagi ng kanilang pamilya. Yung nagsisilbi sa kanila, yung mga kasakasama nila, at si Abraham ay nagkaroon ng anak kay Agar, pinangalan ng Ishmael. Ang simula ng Islam, no, si Ishmael. Sabi ni Muhammad, doon daw nagmumula ang angkan ng mga Muslim. Kaya sila yung mga kapatid natin din sa pananampalataya. Pero nakita natin na bagamat nagkaanak din si Abraham kay Sarah, si Isaac, ay pinagkalooban din ng biyaya yung kanyang isa pang anak. Hindi kaya't ganito rin sa ating buhay. Binibigyan tayo ng responsibilidad kasama ng mga biyaya. At ang tinatawag sa atin ay malugod itong tanggapin. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, balikan natin ano yung mga bagay na natatanggap natin sa Diyos. Hindi lang mga magagandang bagay na nagdadala ng ginhawa, nagdadala ng bagong pagkakataon at oportunidad, pero kasama na yung mga hamon sa atin, kasama na yung mga taong darating sa ating buhay, kasama na yung mga oportunidad na darating sa ating buhay, kasama rin siguro mga bagay na mahirap, pero kapag pinagdaanan natin, mas magiging mabuti tayong tao. At tignan natin kung paano pa tayo makatutugon sa ating Panginoon, kung paano natin siya higit pang matatanggap sa ating buhay. Dahil naniniwala tayo na sa bawat pagkakataon, ipinamamalas ng Diyos na siya ang higit na makapangyarihan sa lahat. At hindi niya tayo pababayaan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, maawa ka sa amin.